tayo ngayon sa labas ng Divisoria. Yeah. Nakadalaw tayo dito ngayon. Tapos, papakita namin sa inyo kasi sobrang luwag na ng mga kalsada dito. Wala na nga yung mga vendor na talagang ino-occupy na yung street. So, papakita namin sa inyo, ha. Punta natin dito is wala pa yung clear up operations. So yan, yung mga yan, walang-wala talaga ng mga dumadaan sa akin dyan. O no naman, pero sobrang konti dito lang. Dito, sa kabilang side lang. O dito, may nakakadaan dito kasi punong-puno talaga ng ano yan, ng mga tindahan and kung ano-ano pa. So ngayon talaga, kitang-kita nyo dito pa lang, napakaluwag. Kitang-kita mo na yung lane mo. Diba? Four lanes. Parang, diba? Yung asin, parang pag naglakad ka dyan, mag-feel mo na safe ka kasi hindi na siya masyadong crowded. Oh. Tsaka ano, nakakapasok na yung mga sakyan, pwede na siyang dumiretso talaga doon. Tapos kita nyo naman dito sa kabilang lane, no? Ayan, no? Diba? Ang dami-dami ng dumadaang sakyan galing ng mismong Divisoria. So, kasi dati, talagang wala dyan, diba? Oh. Itong lane na yan, close talaga to. Kasi nga puro nga sa tindahan dyan, dito sa site na to. Kita nyo naman, masyadong maluwag na, napakaganda. Galing, ang galing mo, Mayor Isko. Yon, may idol ka. So yan, ngayon, dederecho lang muna kami sa loob kasi mamimili kami. Pero ano, no? And yung pupunta namin, 168 Mall or kaya 999. Pero ano, pag sa 999 kasi, di ba bawal yung camera? Bawal. Bawal. So, siguro 168 na lang tayo. Sa 168, pwede namin magpagkos sa inyo. Hello. Diba dati ano, sobrang sikip dito, hindi walang nag-ahay sa'yo. Kasi dati, sobrang sikip kasi, so sobrang busy mong tumingin dun sa dadaanan mo kasi hindi mo alam kung makakadaan ka ba, ang daming nakaharam. So ngayon, sobrang luwag. Tuloy yung lakad natin. Sobrang luwag, tapos pwede ka na mag-hide dun sa mga tao tulad ng kanina. Diba? Ano? Nandito kami sa yung ano, yung nasa pagitan ng 999. Napakaluwag, grabe. Kita nyo yung likod namin, no? Dadaanan na siya. Sobrang luwag talaga. As in, kasi dati, pag dito ka, talagang hirap na hirap ka pang, kahit dito sa park na to, hirap na hirap ka talagang dumiretso dyan. Sobrang siksikan kasi punong-puno talaga ng tindahan dito. Kasi nga, di ba punong-puno na ng tindahan, punong-puno pa ng mga tao. Oh, so, hirap ka din talagang maglakad ng maglakad. Tapos ito, dati talaga bihirang-bihira yung may mga dumadaang sakyan dito. Pero ngayon, ang dami-dami na. Ayan, tingnan natin. Diba? Ano? Sobrang luwag, no? Yeah. Sobrang luwag na, grabe. Napakalaking hinawa. Sobrang laki ng improvement. Pangit ng pay. Kawal siya pa. The Prime Blue. Pasok mo to. Shout out. Ay, okay na pala to eh. Wala. Hindi. Pwede mong palitan pa eh. Hindi, alam mo nung ano, maayos.
Ba't hindi kasi yung ganito? Kasi ako, kasi po ano yung may makapatong po sa dito. Ah, kaya ano naman pala eh. Ito hindi talaga neta pinapaliwanag ang makalas eh. Joke lang yan, joke. Kaya naman pala eh. Nakabukas lang. Tapad din lang ako. Ewan ko ba? Nakaligo. Shout out po na ulit. Shout out sa KB! Pre, yung sub channel nyo daw. Shout out ka muna. Shout out. Shout out. Shout out na pala dyan. Mami 11. Bagal-bagalan mo. What's up mga kaplok-plok? Ayan. So guys. Tapos pa kami mag-timamili. Pakita mo. Ayan, ito na yung mga napamili namin. Oh, ayan. Sobrang dami. And, yan, pauwi na kami guys. And, dito mapapansin nyo, pwede ka na dito sumakay. Oh, kasi nakakadaan na may mga sakyan, ang dami na nakakadaan dito. So ngayon, maglalakad kami dun sa dulo kasi dito pa na punuan na. Pero yun nga, nakakatuwa kasi pwede ka na talaga sumakay dito. Dito pa lang sa harap, pwede ka na sumakay. And so, yun na nga, no? Andito na ulit kami sa bahay. And bago na din yung damit namin. Kasi bagong araw na naman to. Another kasi, day. Kasi, syempre, pagod-pagod na sa Divisoria. Sobrang, nung namili kasi kami sa Divisoria. Parang inabot tayo ng 7 hours, no? Parang 7 hours kami bago nakabalik ng bahay. So, sobrang pagod kasi ang plano lang namin nung pagpunta namin ng Divisoria, bibili lang ng konti kasi yung ano, Christmas yung Christmas decors decor lang. Kaya lang, biglang napadaan kami sa isang store doon. Tapos, parang ano kami, ang nangyari sa amin is na one-stop shop kami. So, ang dami-dami namin nakita na naka-list yon or naka-save yon sa mga bibili namin sa Lazada. So, instead na bibili pa namin sa Lazada, since ando na, parang mas nakita din muna namin and the testing namin bago namin nabili, diba? And syempre, pag nandun ka, di nakatipid ka na din sa mga delivery charges. Oh, diba? Yun. Ipapakita namin mamaya kung ano yung mga nabili namin and kung magkano ba yung natipid namin. Kasi, kung i-compare to dun sa price sa Lazada, mas bumaba talaga ng konti doon. And siguro ano din, dahil madami yung nabili namin sa isang store lang, kaya mas nabigyan pa kami ng discount. So yun, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin kung ano yung mga nabili namin sa Divisoria! So unang-una, itong mga decors muna. So itong mga Christmas decors. Actually, ano lang naman eh, konti lang naman yung ano. Konti lang naman yung mga binili. Ano ba to? Garland. Nabili namin is 9 feet. Parang dami. 9 feet yan. Ati, parang tiniklop-tiklop. Oo, 9 feet yan. So, di ba, yung hagdanan, kasya na siguro yan. So, nabili ko lang yan ng 450 pesos. Yun lang talaga yung dapat nabibilin niya sa Divisoria. And ito din yung isa din sa mga, naisip ko kasi, pumunta naman ako ng Divisoria dahil mabibili nga ng mga pang-Christmas decor. Tapos, matagal ko na din kasi plan na bumili talaga dito sa online. Meron pala silang store sa 168. So, yun, sinulit na lang din natin habang nandun. Ito to, nabili ko sa Rydax Manila yung online shop nila. Pero Centro ata yung nakalagay dun sa 168. So, ito, Centro Manila ata yun. Centro Manila. So, ito, yan, sandal na nabili ko lang ng 280 pesos. Diba? So, half inch lang yung taas niya. Tapos, yun, sobrang natuwa ako kasi pwede ko siyang gamitin sa office. Tapos, eto naman. Ganun din, sandals din. Heels. Yan. So, eto naman, naisip ko kasi may kasal akong pupuntahan. Tapos, may mga event kami sa office. So, naisipan ko, bumili na lang din para at least may magamit ako sa event. So, nabili ko lang to ng 350 pesos. Ba't mas mahal? Kala ko ba 2,400 yan? Hindi, 2,400 yung mga flat shoes nila. Pero yung naka-display. Oo, yun nga, diba? Pero iba daw pala talaga. Iba daw yung price kasi. Yan, yan. So, next na, bubuksan na namin yung ano. Ay, hindi pala bubuksan. Isa-isa yun na namin yung napakalaki. Ano? Yan yung mga bit-bit niya. Tabo. Sa loob ng Divisoria, napakahirap niyang bit-bitin. Pero, super
thankful na din kami kasi wala na nga nung mga super crowded, di ba, na kung saan-saan ka maglalakad. Yeah. Imagine kung dati ganyan kadami yung bit-bit mo tapos sisiksik ka pa. Naku, napakahirap talaga. Ito. Ay, tinanggal ko sa ano. Ito, tinanggal ko sa ba. Ito. Ayan, yung box. Color card light box. So actually, ito, matagal ko na ito nakikita sa Lazada. Tapos, plano ko din talaga siyang bilhin. Pero hindi pa ngayon. Parang sa December pa. Ito, bibigyan namin kayo ng sneak peek sa kung ano pwedeng gawin sa kanya. Cute kasi ito. Cute din. Pakita mo na. So, ito. Ayan nyo, no? Tchanan! Di ba? O, nilagyan niya na. LJ versus YouTube. Yan, kaya mag-subscribe kayo dyan. Yan, and syempre, pag pinailaw natin yan, eh. Oh, di ba? Ay! Hindi! Pinuti ka! Hindi! Papatayin ko yung ilaw. So, ayan guys, kailangan naming padilimin yung camera para makita nyo to. Masyado siyang ano, masyadong maliwanag. So, ayan guys, sa Lazada kasi, pinakamurang ganito is 220 pesos. So, kung 220 pesos plus delivery charge na 50 pesos, abutin siya ng 270 pesos. Sa Divisoria, magkano natin nabili ito? 200. Natawaran namin, kaya naging 200 pesos na lang. So, nakatipid tayo ng 70 pesos para sa item na to. Saan mo ba gagamitin yan? Actually, ang plano talaga namin is, halimbawa, pag ganyan, nagbibideo, nasa likod namin or nasa gilid, at least diba nakikita. Kaso failed nga siya pag may ilaw. Yeah, so ano pala, ang mangyayari nito, parang ganyan lang, walang ilaw. Parang pwede na din. Eh di parang ano, sayang lang yung binili natin na light box kasi hindi siya iilaw. Sana gumawa na lang ako ng nagdikit-dikit na lang ako, no? Ay, pero ano, bibigyan ko kayo ng tip. Kasi, eto, pwede nyo siyang patungan ng tarpaulin o kaya ng manipis na paper na may print. So, kapag pinatungan nyo siya ng tarpaulin na may design or manipis na paper na may design, may color, ang ganda nun. Parang ano siya, yung light box mismo na ano, yung mga sign, di ba? Sa mga store, yung mga nasa mall, okay. Yung mga lightbox, ganon. So, next na tayo. Kunin ko na yung maliit muna. Ito. Ang tawag dito is egg seater. Yan. So, ano to upuan? Pampalambot ng upuan. Buksan natin. So, ito guys. Ayan o. Pero nakabalot pa yan. Safety. Safety first. Ito talaga yung egg seater. Ayan o. Diba? Honeycomb design. Honeycomb design. You know, butas-butas. Nagawa sa silicone. So, makapal siya o. Ganyan kakapal. Pakita mo nga. Ayan o. So, ito. Nung nasa Divisoria, natuwaran namin to around 200. Yan. 200 na naman. Kaya nakabawas na naman kami. Kasi, diba, 250 plus shipping fee, edi 300. Oh, so, ito, nakamura tayo ng total of 100 pesos para dito. So, ito, maganda siyang upuan kasi bukod sa malambot na siya, medyo mas malamig pa siya kaysa yung ordinaryong upuan. Diba? Oh. Next naman natin ay ito yung computer table. Hindi, computer table. Laptop table. Hindi talaga to laptop table eh. Ano to eh? Laptop yan. Bed table tawag dito. Hindi, bakit may lagayan ng ball pen? Bed table talaga yan, di ba? Tapos may lilagyan ng baso. Yan, tsaka ball pen. Ball pen ito. Daw, lalagyan doon ng ball pen. Tama, 200. Umabot siya ng 200 yung tawag dito. So ito, hindi ko pa ito nakikita sa Lazada, no? Wala talaga to sa plano namin. Nakitan lang kami. Actually, kaya ako nilabas yung isang mesa namin kasi ito, papakita ko na, hawakan mo yan. Dito mo. Yan, di ba yan yung bago namin? Ito yung dati namin, ayan o. Hindi, sa Pure Gold ko to binili. Sa Pure Gold, madaming ganito. Pero meron din sa SM. Ito, meron na kami nito ng tatlo. Meron ako ng ito. Color meron black. Meron ako ng color black. Ay, yung isa pala, hindi ganito yung isa. Bamboo pala yon. Magandang klase yon, bamboo. Yan. Ayan o, mas maliit siya. Tapos, kaya lang, ito naman, pwede mong iangat yung ito. Ayan o. Pwede mo siyang iangat. Samantalang ito, steady lang, ganyan lang siya, flat lang. Ayan. Catch nito yung attention namin kasi, di ba ito yung ginagamit niya sa laptop niya.
kapag nandun siya sa kama. Kung sa tingin ko lang, mas maliit, di ba? Kasi parang ano eh, parang na-occupy na nung buong laptop yung buong area. Tapos ito na lang, itong maliit na to, andyan na lang yung mouse. So para sa akin, kulang talaga sa space. Paano na lang kapag meron kang inumin, pag may konting pagkain ka, di ba? Para mas maganda pag nakapatong dito lahat. Nakatipid tayo ng malaki dyan, 80 pesos. Ito pala, magkano ba ito nabili? 500? 500 to dati. 500 to mas maliit. Pero magandang klase din kasi siya. Nandito ito, na tayo sa last. Last item, kunin mo na nga. Kaya ko ba ito? Ay, mabigay. Magaan lang pala. Magaan lang to. So, itong last namin. Ito yung electric griller. So, kami, meron kami nung, ano, nung electric grill dati. Binili namin siya sa Lazada. Sa Lazada na namin siya binili. Nung dati kasi, ang ano namin, ang gusto namin, yung parang ano, ordinaryong ihawan talaga na yung may mga grills, may grill lang na ganun. Kasi ang gusto namin, pag nag-iihaw kami, yung oil niya tutulo. Ang madidrain yung oil dun sa kakainin namin. And at the same time, hindi talaga siya maluluto sa mantika. Siyempre, dahil nga mahilig din kami mag-Korean food, ano? Naisipan namin na bumili na lang din ito. Ayan guys, ito na yung laman ng ating electric griller. Ayan, maliit lang. Diba? Kita nyo naman. Maliit lang yan guys. Ito, available naman to sa different sizes. Pero mas pinili namin yung mas maliit para mas compact. And syempre, hindi naman kami yung type ng nagigrill ng sobrang dami. Kaya okay na sa amin yung maliit. Yeah. So yan, magkano ba yan? Ay, ito pala. Ang pinakamura nito sa Lazada is around 550 pesos. Tapos yung delivery charge niya is medyo mahal, 155 pesos. So 550 plus 155 equals 705. So 705 pesos 'yon. Samantala Divisoria, hindi ko napaabot ng 500 eh. 600 lang yung pinaka price nito. Yan. Gusto ko sana paabutin ng 500 pero ayaw na ng ano nangyayari. Hanggang 600. Ayan guys, so yun lang naman yung mga napamili namin. Hindi na kami masyado nag-video dun sa mismong loob ng 168. Kasi ang gusto lang naman namin is ipakita sa inyo kung ano talaga yung mga nabili namin at kung magkano. And, syempre, yung pinunta din talaga namin dun is ma-feature yung bagong Divisoria na sobrang luwag at sobrang linis na din. Nakita nyo naman na sa video natin, yung mga sasakyan, isindi na lang hanggang doon sa overpass sa Divisoria, di ba? Yung parang nakakadiretso na siya, tapos may pabalik pa. Tapos di ba parang ilang lanes na yung na-occupy nila? Yeah. Kasi dati talagang ano eh, pahirapan, hindi na talaga makapasok din yung mga sasakyan. So, nakita nyo naman yan, napakaluwag. So, yun, thank you ulit kay Yorme. Thank you very much kasi ano talaga, napakalaking ginhawa talaga siya. Hindi na namin masyadong papahabain pa to. Sobrang ano, sobrang antok na talaga ako guys, sorry. So yun, syempre kung nagustuhan nyo ba tong vlog na to, or itong video na to, huwag nyo kalimutan mag like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Bye!